kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan. Pagdating sa palakasan, malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tulin. Hindi mo kaya ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas nitong si Batang Tiyanak at ni Jasper Kaino, kung saan mga kabakal, pinuntahan nila itong si Kiko Matos at hinamo nila ng kung ano-ano. At nakita ko nga mga kabakal sa video na naglaban itong si Batang Tiyanak at si Kiko Matos. At nakita ko yung galawan mga kabakal dito ni Kiko Matos. Kasi alam naman natin na itong si Batang Tiyanak, marunong din ito ng MMA. Marunong din itong, alam ko, jiu-jitsu, muay thai. At sa video na ito mga kabakal, makikita natin kung paano yung galawan ni Kiko Matos kapag mayroon ng nakasabit sa kanya, mayroon ng, alam mo na, yung sa mga ginagawa talaga kapag nagro-roll or kapag ikaw ay kakapitan sa mixed martial arts. So, nagkaroon tayo ng idea mga kabakal dito. At the same time, nandoon mga kabakal, itong dalawa sa gym na pinag-gigiman ni Kiko Matos. Doon kina Badong and Mamot. At share ko sa inyo mga kabakal, kung bakit nga ba nagpunta doon itong si Jasper Kaino at si Batang Tiyanak, hindi lang para hamunin itong si Kiko Matos, kung hindi, meron silang pinunta roon. At share ko sa inyo mga kabakal, kung bakit nga ba sila nagpunta sa ground and pound ni Badong and Mamot. So mga kabakal, kung gusto nyo mapanood ng full video, pumunta lang po kayo sa YouTube channel ni Batang Yagit or ni Batang Tiyanak. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Hello! Ikaw yung nag-aamon sa akin ha? Oo, bakit? Ikaw, balita ko, ikaw yung sigay ito. Saan mo nabalitaan? Ikaw yung sigay, gusto mo, ano ka yun? Tama ko pala eh, naniwala ka naman. Gusto mo, nagyan yung puno mo? Kamulo? Ginagawa ko, hindi sinasabi. Oo? Ayan, ayan. Yan, binubog na. Ano? Sinasabi ka ba, ha? Wala, wala ka ba ito? Wala, wala ka ba ito eh? Wala tayo pa naman, hinulpi na. Gusto na lagay mo ng mga yan? Oo, kung maglalama kayo, terapin. Sabi mo, sino ba kalaban mo, idol? Ha? Sino kalaban mo ngayon sa MMA? Bullet? Billy Jack na naman ang po. Ah, Billy Jack? Ano sa'yo? Gusto mo Billy Jack? Meron 3-on-3 kami, 3-on-3. 3-on-3? 3-on-3. Oh. Ang masasabi mo kay Billy Jack? Billy Jack? Putang ina, nakachamba ka lang! Sabi mo, salut sa lipunan. Salut sa lipunan? Oh. Billy Jack ang pangalan. Oh. Hindi na naiya, ang kapal pa ng mukha. Dapat sa kanya ay pasabugin ang mukha. Ikaw ba sabi mo kami? Uli lang, hindi kasama katawan! Ipasok ka! Kasama katawan, sabo, pati laman! Ipasok na sa kabahayan niya! Salog sa lipunan niya eh! Mga ano? Salog sa lipunan, mga bubo! Ano masabi mo sa mga Bisaya? Mga bubo, mga tanga-tanga, mga salog sa lipunan! Ikaw ba sabi mo sa Bisaya? Wala, tropa ko mga Bisaya ha? Wala akong sasabihin na ganyan. Ikaw ba sabi mo sa Bisaya? Mga salot, mga bubo! Mga patay gutom. Oh, mga patay gutom talaga, mga tindi kayas. Bigin mo na yan. Wala yan. Nagbibiro lang to. Mga Bisaya, mga bay, kapatid yan. Bay. Yan. One wala. Love. One love. Ano masasabi mo? Hindi sa hyper eh. Hindi sa hyper. Oh, maya sa kamera. Maya. Sa kamera. Sa personal, mayayan. Ipag ito eh. Ay, idol natin to. Oh. Ay. Ano yan? May pambayad ka ba? Lupa lang na eh. Sige. Anong, sino isa shoutout? Shoutout mo nga si Bullet. Ano mo ba si Bullet? Idol mo ba si Bullet? Ay, hindi ko idol yun. Saan, bubo din niya eh. Ha? Walang utak. Ang masasabi ko kay Bullet? Ano masasabi ko kay Bullet? Kamukha niya si Balmon. Bullet, mukhang ano yan eh, alimasag yun eh. Gusto mo Bullet, isama ko yung tropa mo si M62? Ah, pangit nun eh. Laki ng katawan. Wala naman. Hangin naman ang laman. Mag-aim sa'yo ba? Ay, mag-sparring kayo. Mag-sparring ako. Sayang, tapos na ako. Umaga ako. Tapos ka lang.
Nice to meet you, ha. Nice to meet you. Next time, ha. Ano? Capital City, ha? Kaya kayo mga Bisaya dyan, mga bubo kayo lahat. Ako lang ang charang na bugis. Tanda mo, wala tayong sasantuhin kahit sino. Oh, Luzon, Bisayas mo na. Uubusin ko. Si Kiko Matos, sasantuhin mo ba? Oh, sige. Pati si Kiko Matos. Idamay mo na. Oh, idamay ko na yan. Sabi mo sa camera. Sabi mo nga. Oh, si Kiko Matos. Lagyan ko ng bugis yan kasi kalbo. Sige. Capital City lang malakas. Okay, mga kabakal. So, hindi ko alam kung siseryosohin ko pa yung video nila or hindi. Pero, alam niyo mga kabakal, grabe no? Grabe talaga mag-hype itong dalawang to, si Jasper Carno tsaka si Jasper Laway. Alam mo yung bahala na gang eh. Bahala na kung ano mangyari sa kanila eh. Kaya even itong si Kiko Matos, mga kabakal, hindi kinaya yung hype na ginagawa nilang dalawa. Kita mo naman, no? Nung dinamay nila si Kiko Matos para magsalita ng hindi maganda sa mga Bisaya, ang sabi ni Kiko Matos, hindi siya kasali. Kasi nga naman, sino nga naman ba ang taong nasa matinong pag-iisip para i-trash to ang mga kabisayaan natin, ang mga kaibigan ng mga Bisaya, di ba mga kabakal? Eh, mukhang itong dalawang ito, si Jasper Laway Kaino at saka si Batang Tiyanak lang ang wala sa pag-iisip para ito gawin, di ba mga kabakal? So, kita nyo naman, diyan mo makikita na kahit itong si badass Kiko Matos ay ganito, ay may respeto yan sa mga Bisaya, sa mga kapatid natin mga Bisaya. Kasi si Kiko Matos, mga kabakal, kung mapapansin mo yan, yes, magaling yan mag-trash talk, yes, magaling yan magpa-hype, magaling yan manggalit ng tao, pero kasi pag yan ay may kalaban, especially sa mga gaytong klase ng mga boxing, mga, alam mo yan, mga hype-hype, isang tao lang yung kanyang nire-refer. Isang tao lang yung tinutukoy niya. Hindi siya nandadamay ng ibang tao. Pero itong si Jasper Laway at si Batang Tiyanak, literal na nila lahat nila. Kaya, hindi nila ako magdaawang isang araw na lang eh kung saan pupulutin ang dalawang ito dahil sa ginagawa nila. Pero alam naman natin na hype lang din naman nila yun. Yun nga lang, hindi nga lang maganda kasi marami ang hindi natutuwa sa ginagawa nila. And share ko sa inyo mga kabakal kung bakit nga ba pumunta itong si Jasper Laway at saka itong si Batang Tiyanak sa Ground and Pound din na Badong and Mamot ay dahil pumunta sila dun mga kabakal para magturo. Kasi mga kabakal, itong dalawang to ay professional. Si Jasper Kaino at saka si Coach Ariel TV ay professional boxer po yan. Ex-pro. Ibig sabihin, ay hindi na sila nag-renew ng license nila, tama ba? Ex-pro sila. Kaya parang ang alam ko, pinapunta sila doon ni Badong and Mamot para turuan yung mga ibang estudyante. So parang humingi ng tulong sa kanila. So, dagdag income din sa kanila, dagdag racket din sa kanila. Kasi kahit paano, kahit ganun itong dalawang to, ay mayroon kayong matutunan pagdating sa boxing. Kasi mga kabakal, ex-pro yan. Kahit ganyan-ganyan yan, kahit may pagkasira ulo yung dalawang yan, at kung ano-anong pinaggagawa ng dalawang yan, ay pagdating sa suntukan at sa boxing at pagtuturo, mayroon namang matutunan sa kanila yung mga estudyante mga kabakal. Kaya kahit alam naman natin na hindi mananalo si Jasper Kaino kay Albert Pagarap, may matututunan pa rin naman yung mga kliyente sa kanila. At lalo na dito kay Batang Tiyanak. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Sa tingin nyo ba may laban itong si Batang Tiyanak, Jasper Kaino kay Kiko Matos pagdating sa MMA? So i-comment nyo down below mga kabakal para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli ang inyong lingkod Captain Barbell, maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.